tagapangaral at nagpapakalat ng salita ng Diyos. Sumasampit ng mga banal na kasulatan galing sa Biblia, nagbubuklod sa mga taong nag-iibigan at sumisimbolo bilang pangalawang ama sa bawat Katoliko. Yan ang naisip natin sa tuwing tayo nakakita ng isang pari, sa simbahan man o kahit saan lugar. Pero paano kung sa likod na kanyang mga kaya-ayang ngiti at maamong personalidad ay may nagtatago pa lang isang lihim na hindi mo gugustuhin malaman? Samahan niyo po ako at ating alamin ang nakakakilabot ng lihim ni Padre Juan Severino Malyari. Taong 1812, nasa ilalim ng pamunuan ng Kastila ang Pilipinas. Naging matunog sa mga tao ang pangalang Juan Severino Malyari, hindi lang sa pagiging kauna-una ng kura paroko, kundi dahil siya rin ang kauna-una ng paring Pinoy na hinatulan ng kamatayan. Tubong Makabebe, Pampanga at nakapagtapos ng pagpapari sa University of Santo Tomas. Matapos maitalaga sa iba't ibang simbahan sa Pilipinas, nakuha niya ang titulo ng pagkakura paroko o parish priest sa Magalang, Pampanga noong 1816. Nakilala at hinangaan sa pagiging biyasa sa calligraphy o galing sa pagsusulat at may mabait at malumanay na personalidad base yan sa ilang mga residente. Subalit ang hindi nila alam ay may tinatago palang maitim na lihim itong si Padre Juan Severino Malyari. Unti-unting kumalat ang mga balita ng pagkawala at pagkamatay ng ilang mga residente sa nasasakupang bayan ng simbahan. At simula noon, dahan-dahan din nabalot ng takot ang bawat tahanan sa tuwing sasapit ang gabi. Hanggang kalaunan, nabunyag din ang pinakatatagong lihim ni Padre Severino nang minsan itong magkasakit. Nagpadala ng kahaliling pari ang simbahan upang magpatuloy sa mga misa sa bayan. At dito na nga nadiskubre ng kapalitang pari ang dugo ang mga gamit sa pagpatay at mga damit na kanyang biktima sa loob mismo ng simbahan. May silbi ng 10 taon bilang kura paroko si Padre Severino at umabot sa 57 residente ang kanyang biniktima o pinatay. Base umano sa record noon ng simbahan, ang rason kung bakit pumapatay ang Pilipinong pari ay dahil sa paniniwalang maililigtas niya ang kanyang ina sa pangungulam sa kada katawan o kada tao na kanyang bibiktamahin o papatayin. Sa isang banda naman, may mga nagsasabi din na malaki ang posibilidad na may sakit sa pag-iisip ang pari, subalit hindi na ito napatunayan dahil noong mga panahong yon, wala pang itinalaga ang simbahang Katoliko para tumingin sa mga paring may problema sa pag-iisip. Ayon din sa ilang mga historian, hindi klaro kung mag-isa ba o may kasabwat si Padre Severino sa tuwing gagawin niya ang kanyang maitim na krimen. Matapos mabisto, pinag-utos ng simbahan na hulihin at ikulong si Padre Severino. At makalipas ng 14 taong pagkakulong, noong 1840, si Padre Severino ay hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng bitay. Si Padre Juan Severino Malyari ang kauna-una ang pari na binitay bago pa man ang tatlong paring martir na gumburza. Kung nakabot po kayo hanggang dito, maraming salamat po. At kung gusto niyo po ang episode natin ngayon, napakalaking bagay po sa atin ng inyong like at syempre pa ang inyong pag-subscribe sa channel natin para po lalo tayong lumago para sama-sama na tayo. Maraming salamat po ulit. Ingat po kayo lagi hanggang sa muli. Kakaiba ito.